Hi, good morning everyone. Again, this is Alan Liana Ramos, Guider 10 Plus of MMM, and I'm here now to present you the MMM and what is all about MMM. Okay, let's start MMM. Alright, so ang tema ko po talaga dito is matulungan ko yung mga tricycle driver, which is yun po talaga yung tema ko, which is yun po yung ginagawa ko from other locations, and etc., etc. Okay, as you can see here, nakikita nyo po, I think isa rin po ako dito sa mga medyo nahihirapan na as employee, and I'm working at least siguro nasa 15 to 17 years na po ako nag-work, and yet parang I think mahirap pa rin kunin or ma-reach yung mga dreams ko na gusto kong gawin, or maaring medyo meron pa akong dapat gawin. Alright? So, why I do this MMM and why I do this work? Okay? Dahil meron pa akong big why. And I think every one of us has a big why. And my big why is my family. And the near future is yung family, mga families ko. And syempre, yung pag-aaral lang pa ng mga anak ko. Okay, as you can see here, nakikita nyo po is bangko, right? Okay, so the question is bakit tayo nagbabangko? Bakit yung mga tao is nagpupunta sa bangko and nagdi-deposito? I think siguro is one of the reason is para makaipon. This is the ideology. Ito lang po yung ideology ng MMM, okay? So, bakit tayo nagbabangko? Dahil sa kakapanumpot na interest nito? I think, siguro, we all know na siguro is kapag nag-deposit ka ng a certain amount is napakababa ng interest to from depositing it sa bangko po. Okay? Okay, this is a sample which is, kumbaga, this is a private bank which is para bang kapag nag-deposit ka ng 10,000, you will have only interest rate per annum, this is per year, which is 0.25%, which is mababa, alright? And another thing, just in case na nagkaroon ka, nag-below minimum ka sa maintaining balance mo, hindi po ba di ba na nagkakaroon tayo ng mga penalties? And at the time, hanggang sa mag-close na lang yung account natin. So, naranasan ko na rin po yan. Okay, ano po ba yung ginagawa? Ano yung ginagawa ng mga may-ari nito, may-ari ng mga bangko sa ating mga pera na dinideposit? Di ba't ito rin ay kanilang, syempre, ginagawa rin nila is pinuputap din ito sa investment, right? And another thing is ipinapahiram din natin sa katulad natin ng mga ordinaryong tao, and they do it in higher interest, right? And again, another na ginagawa po ng bangko is they purchase or bumibili po sila ng mga real estate or lupa para pagpatayuan ng bahay. And then us naman po is what we do is syempre bumibili tayo ng mga bahay, and then we have a monthly amortization, right? Okay, so yung po yung mga ginagawa ng mga bangko, mga may-ari ng bangko. That is the ideology o kaisipan ng MMM. That is para bang ginigisa tayo sa sariling pantika, di ba? So, ibig sabihin, parang nagdi-deposit tayo for them, siyempre to do business and to buy this, purchase this mga real estate. And then tayo naman is nagre-rent or binibili natin itong mga to. That's why meron tayong MMM ngayon. So, open your mind at least para po maintindihan nyo at maunawa nyo po kung ano yung MMM and ano po yung maitutulong nito sa bawat isa, sa bawat individual, sa pamilya, at in the near future. Okay, ano ang MMM? Ang MMM ay isang community. It's just like a barangay. Okay, na nagtutulungan po. Question, hindi po ba kapag meron na matayan sa isang barangay, what we do? Hindi po ba nag-aabuloy tayo, nagdudonate tayo, para at least their burden will be less. Maless man lang yung burden nila. Okay, ang MMM, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o donasyon direkta sa bawat isa. So, peer-to-peer donation po to. And wala pong central account na humahawak ng pera ng mga participants. Ibig sabihin po, nasa ating mga participants ang mga pera po natin. Unlike sa mga bangko, unlike sa mga network marketing, MLM, etc., is meron pong central account, meron pong bangko yung mga yan, which is nandun po yung mga tinutubo nila and everything. And ang owner po ng MMM, ay tayo po ng mga participants. Wala po nagmamayari ng MLM. And hindi ito MLM, networking business, o any investment scam. So dito po, you don't need na mag-invite, mag-recruit para tulungan ka po ng MLM. Again, this is not a network marketing.
So, pwede ka pong matulungan ng MMM na kahit hindi ka nagre-recruit or nag-i-invite. And here sa MMM po, ang suggestion po namin is spare money lang. So, you don't need na i-donate yung pera mo na kailangan mo ibili ng isang sakong bigas or ibibili ng kotse. So, kung ano po yung spare money nyo on your pocket, you can donate it. And the minimum is 200 pesos. So, let's talk about our founder. Si Sergey Mabrodi po, siya po ang founder ng ating MMM community. So, isa po siyang Russian genius, and isa siyang mathematician, isa siyang programmer, and isa siyang successful businessman. And isa po siya po ay nagmamay-ari ng isang mga leading computer equipment sa Russia. And he designed the system to us. And later, ipapakita ko po yung website or yung purchase, yung personal office po natin. Then, how MMM started? So, nag-start po ang MMM sa Russia 1989. Okay. Ang MMM po dati ay isang kooperatiba. Kooperatiba which ang tinatawag natin na kapag nagbibigay tayo ng pera sa kooperatiba, that is what we call share. Share, right po? Now, kapag nag-share ka po sa MMM, noong 1989, nag-share ka ng 1,000. So, ang interest po nito is 100%. Okay? And the thing is, nung nag-boom po ito, and lahat po ng mga Russians is in other countries, dito na po sinishare yung pera rather than banking it. So, the thing is, ang nangyari po is, the government in-investigate na yung MMM, and the thing is, nakulong po si Sergey Mabrodi. Then after nun, lumaban siya bilang isang duma, which is, I think, nagkaroon po siya ng immunity, which is nakalabas po siya ng kulungan. And that time, in 2011, binuksan niya po ulit ang MMM. And that thing is, through donation na lang po ang ginawa niya. At least, hindi po kailangan ng mga legal documents or whatever laws po. And MMM started in the Philippines on November 2014. Na ibig sabihin po is, ang MMM sa Pilipinas is over 1 year old pa lang po siya. And over 138 million participants na po ang member ng MMM in 107 countries. At dito po sa MMM, financial aid lang po. Okay? In over 4 years of activity, 14 billion assistance na po ang provided to its participants. Meaning, 14 billion na po yung naitulong sa mga participants nito. And in MMM, right now po, which is binuksan ulit noong 2011, so donation process. So, kung tatanungin ko po kayo, hindi po ba't kapag donation is hindi naman nangangailangan ng mga laws, contract, or documents. We don't need any permits and contracts when giving to someone else. Now, ang kailangan po sa MMM lang is yung honesty and trust and respect. Okay? Just in case po na hindi ka naging honest dito and hindi ka po mapagkakatiwalaan, mabablock po yung account mo, and that's it. So, all we need is honesty and trust among participants. So, paano naman gumagana ang sistema ng MMM? It's just like a bank po, which is kapag nagbanko ka, so may interest, ibig sabihin may mawi-withdraw ka. Alright? And almost all of the financial institutions are structured as financial pyramid. Lahat naman po ng pinagkaakitaan or nagkakaroon ng pera is in ideology po ng MMM is just like a pyramiding or network marketing. For example, ang isang tricycle po, hindi po ba't isang network marketing din to? So, ang network niya is yung mga pasaheros, hindi po ba? Na kapag maganda yung service niya, so, there's the time na inaarkila po siya. Okay? Okay, MMM uses the same concept but the money is equally distributed to all participants. Unlike banks, they only give us very small interest out of our deposited money. So, just in case na maging participants po kayo dito, ito po yung mga advantages ng MMM. Number one is magkakaroon ka po ng 30% growth from your provided help in MMM. Halimbawa po, nag-donate ka po ng 1,000. So, ang kapalit po nito ay tinatawag namin na Mabros, wherein ang Mabros ay siyang basihan upang malaman ng participants kung magkanong halaga ang nararapat niyang mahingi ng tulong mula sa participants ng MMM. Makalipas ang isang buwan, maaari mong hingin na tulong ay nagkakahalaga ng 1,300. So, Mabros is equal to points din po yon. So, kapag nag-donate ka ng 1,000, you will have 1,000 points. Then, after a month,
magkakaroon siya ng interest at 30%, which is 1,300 points. So, that 1-3 is pwede mo pong hingi ng tulong sa mga MM participants. Another thing na advantage po niya is you will have 10% referral bonus. 10% referral bonus every time po. Now, hindi ko po sinasabi mag-invite or mag-recruit po kayo. This is just an option. If ever po na mag-refer kayo ng participants, you will have 10% referral bonus on each na dinodonate niya po sa MMM. Kung ano man po yung dinodonate niya, 5,000, you will have 10% of fee. And that 10% is nag-i-interest din po siya monthly and compounding interest. Another thing is, just in case po, na nag-donate kayo ng 2,500, AF, meron po kayong $20 na bonus po. Another thing is, just in case po, nakapaghingi na kayo ng tulong from MM participants, and then, ginawa nyo po is binidyo nyo yung sarili nyo saying thank you to participants, thank you to Sir Game Abroti, thank you to MMM. And then, if ever, kung magkano naman po yung hiningi nyo yung tulong, you will still have 5% of it by just doing a video of letter of happiness after getting help. So, here naman po, we have online education wherein dito po sa MMM, pwede ka pong mag-aral at least ma-benefit mo po yung mga binibenefit namin as guide or as manager. Okay, this is the MMM Guiders Bonus. On your first level, you will have 5% from the participants' contribution. Another, on your second level, we have 3%. On your third level, 1%. On your fourth level, 5%. And fifth level, 0.3%. On your sixth level, 0.1%. On your seventh level, 0.05%. On your 8th level, 0.03%, and we have infinity, which is 0.01%. So, kung susumahin mo po, just in case na marami po kayong na-invite or na-sama po as participants, you will never know. Malaking halaga po yan kapag pinagsama-sama po. And those percentage is lumalaki rin po. Nag-a-accrete po na interest yun, 30% and compounding interest. And this is just only the rules. Multiple accounts are prohibited, so bawal po yung mga dummy accounts. And confirmation of provide help and get help within 36 hours. Kasi pag hindi po na-confirm ito, yung provide help and get help, you will be blocked. Your account will be blocked. And the minimum of provide help is 200 pesos, and the maximum is 450,000 pesos. So why MMM? Because registration is free. No hassle of recruiting, no need to recruit, and no need to pay for membership packages, etc., etc. And money is distributed fairly. Money is donated in compounding interest. And this is a sample of compounding interest. Then when you donate 200 pesos, after a month, you will have 260 pesos na pwede mo hingin ng tulong. And after 12 months, you will have 4,659.62. And so on and so on and so forth. And this is the calculator ng bayan. So which is makikita po natin to sa purchase, a personal office po natin. Lahat naman po ng bagay is may risk, right? So, lahat ng business and everything we do is meron pong risk. Just like this, nakikita nyo slide, is this is a pause mode, right? May mga reasons po kung bakit magkakaroon po tayo ng pause mode, which is nangyari na po ng December, alright? You ask me, what is this pause mode? Ito po yung just in case na nagpanic yung tao. So, nagkaroon ng mga hackers and then seasonal, right? Just like that. Pero the good thing is, mapiprevent na po natin dun sa mga ginawang prevention na ginawa ng MMM admin and support po. Alright? So, noong December po, is nangyari po to. And the good thing is, alam na po natin yung gagawin natin. And the bad thing is, free start. Di po ba lahat naman, just like banko, just like mga banks, hindi mo minsan, baka mamaya is pwede siyang magsara. Just in case na tayo, nag-withdraw tayo lahat ng mga depositors nito. So, lahat, what we are talking this is lahat po is merong risk. So, we have this livelihood which is explained ko po on my next video. See you around on my next video and other benefits. Thank you and good day.